Showbiz Fanatics, aba, room na Baby Teo revealed, sino nga ba or bakit nga ba ito dumaan at nadaanan ng Instagram story ni Miss Raisa Paul Carson. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago natin susimulan, syempre, tulad ng lagi nating ginagawa, ay nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga True-Blooded Aldab Nation, sa lahat po ng mga totoong sumusubaybay at nanonood sa mga videos natin. So dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili po namin. At balikan natin, ano, kasi nung last post po natin 2 days ago ay talagang itong si Mr. Alden Richards ay namalagi nga at nag-spend ng kanyang days and times doon po sa Santa Rosa, Laguna, kung saan nagse-celebrate sila ng isang festival. At lagi pong present si Alden Richards doon. At doon pinakita niya talaga yung kanyang baby, pinost niya po sa kanyang Instagram stories. At sinabi niya na itong isa sa lagi niyang binabalik-balikan dito po sa Laguna. At talaga namang masasabi niya na ito talaga yung lagi nag-aantay sa kanya, sa kanyang pag-uwi. Kaya naman nung umuwi po siya doon, eh talagang inilaan niya yung kanyang buong oras at panahon para sa kanya pong babies doon, at the same time para sa kanyang pamilya. So, salamat po. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula sa ating mga legit viewers and subscribers. Unahin natin ang komento mula kay Miss Vicky Paradina. Sabi niya, super pogi sa wakas. Nakita rin kita, Alden. Nanood ako ng parade sa Santa Rosa sa Sikhayan Festival. Masaya ako kahit galing pa ako Cavite, pero may bahay din kami sa Santa Rosa. Wow, masasabi lang namin dyan, sana all, diba? Sana lahat nabibigyan ng pagkakataon ng ganyan, kasi parang ang layo kasi ng Manila to Santa Rosa, Laguna. Diba, kapag pupunta po, sasadyain nyo po yan. Tapos kapag po may mga ganyang festival, napakahirap na pong pumasok sa mga ganyang lugar. Lalo-lalo na kapag may mga pinagdiriwang po silang celebration, may mga celebration silang ginagawa. Yun yung kailangan beforehand, nandun ka na. Diba, para po talagang matsak mo na makapasok ka sa lugar. So, thank you po Ma'am Shibiki. At sana nga nung makita natin, makita ko rin ng personal. Nakita ko na rin ng personal si Alden Richards. Sobrang kinis po ng balat. Grabe. And sabi na ma'am ni Ma'am si Agne Geraldo, thanks sa update Alden. Kay Alden at Maine, Ma'am Dareds, salamat sa pagbasa ng comment ko. Thanks sa update kay Alden. Yes, si Alden, tuwing si Kayan Festival sa Laguna, umuuwi si Alden para makiselebrate at nagiging hermano. Yun. Kasi hermano mayor po siya. Tapos parang sabi po ng isa sa mga commentator natin dyan na parang may ipapasa siyang something. Sa mga Katoliko kasi talagang ano ito eh. Kumbaga talagang sineselebrate to at ginagawa ng mga Katolik. At isa si Mr. Alden Richards na talagang sobrang dedicated din po dito sa festival na to. Syempre, tubong Laguna ang lolo natin, diba? So kailangan talaga. At ginagawa niya talaga yan para at least maki-celebrate at maipakita na rin sa Santa Rosa na talagang sinusuportan, kasi pride siya ng Laguna eh, kaya talagang hindi mo may iwasan talaga na pumaroon siya sa lugar na yon. Sabi naman ni Ma'am si Clarissa California, Christine Serrano ng USA, Alden Richards main forever, thanks Ma'am sa update, mag-asawa basta tayo kampante, never na magbago, love ko sila, pray lang tayo. Ayan, salamat po Ma'am si. And I hope and I pray na wag po tayo magbago sa pagmamahal at pagsuporta na ibibigay natin sa kanila. I hope na talagang andyan pa rin tayo, no? Ano man ang mangyari at ano man ang kanilang maging desisyon sa buhay. Maraming salamat po Ma'am si Clarissa na lagi kayo nandyan at nag-suporta para sa kanila. And for the last, sabi niya ni Ma'am si Rosa Rose, the best na magagawa mo Alden para hindi ka bully ng Glenda na yan. Walang kahihiyan at moralidad na babae. Pakita mo na mag-asawa na kayo ni Maine Mendoza. Hindi magandang makipagrelasyon sa isang babae na galing sa broken family.
insecurities will always be present. May reminder lagi sa'yo ang asawa niya. Ayun, so, kasi nga alam naman natin kung sino po yung lumalandi talaga kay Alden, diba? At talagang grabe yung ginagawa nito si ni Miss Len. Hanggang ngayon nga eh, talagang may mga something siyang ginagawa para mapansin siya ni Alden. Pero, no pansin naman sa kanya at wala, hindi nga siya pinupost sa ano eh, Instagram. Kahit nga po natapos na yung event, yung concert, hindi nga po nagpost si Alden Richard sa Instagram niya na minayday niya yan eh. Diba? So, which means talagang yung girl lang talaga yung sobrang dead na dead sa kanya. Sobrang crush na crush siya, Diyos ko naman. So, but anyway, thank you so much sa inyo pong mga komento. Please, mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest updates. And now, let's talk about our proper topic for today, kung saan ay nag-i-scout kasi tayo ng mga My Day ni Raisa Polkerson, isa sa mga closest sister in blood ni Mr. Alden Richards. At talaga naman masasabi mo na super close talaga sila, magkakapatid si Raisa, si Angel, tsaka yung iba, the rest of the group, diba? Yung iba niya pang mga kapatid. Masasabi mong mahal na mahal nila ang bawat isa. At doon po sa Instagram story nga ni Miss Raisa, eh nadaanan niya po ito. Isang room na nakalagay ay Teo. Nagtataka ako kaya ni-screenshot ko agad. Bakit may ganitong room doon mismo sa bahay ni Alden Richards sa Laguna? Kasi nandun lang naman si Raisa eh. Isa siya sa mga nagmamanage ng McDonald's ni Alden Richards. At kadalasan doon siya nagsastay sa kanilang mansyon sa Laguna, Santa Rosa, Laguna. At isa sa mga My Day niya, pagdaan ng camera, nadaanan po itong pangalan na Teo. So it means, which means na wala na talagang maikakaila eh. So kahit ano pong tangge, sana lang no, dumating na yung time na meron silang guts or meron silang tapang para po iharap, diba? At sabihin sa buong Pilipinas kung sino ba talaga ang baby Teo or Teo na, na sa buhay nila. So, ito po mga photos na nakita natin. Ito naman po yung sinasabi, sabi po sa Instagram, na ito daw yung picture na ilang years ago na parang may event ng kasal at palakad-lakad nga daw itong batang ito. Pero syempre, alam nyo na, paulit-ulit naman nilang tinatanggi itong mga bagay na ito. Pero, yun nga, sila naman talaga. At parang napaka-unfair lang kung patuloy pa rin nilang itatanggi kahit marami ng mga resibong na nagkalat, diba? So, sana lang, in God's perfect time, lumabas na rin ang totoo. At sana nga, ay wala nang mga tanggihang maganap kasi marami na nga pong lumalabas sa mga resibo at ebidensya na nakapagtuturo tungkol nga dito sa batang ito. Ano mo, naawa talaga ako sa mga batang ito kung totoo talaga na tinatanggi sila ng kani-kanilang mga magulang. Ay nako. So, kayo na po ang musga. Ano pong masasabi ninyo sa ating video? Comment down below. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.